Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Magandang araw po mga kahuntahan. Welcome back to People's Court, your weekly legal show on TV. It's always a pleasure to put up a new show every week para pag-usapan ang mga batas, mga legal issues at mga legal problems ninyo. Ako po muli si Attorney Al Jomrani at kasama pa rin natin today ang kakagaling lang sa Boracay, ang aking People's Court partner na si Judge Jing Oyenco Nolasco. Hi, Judge. Hello, Attorney Al. At magandang araw din po sa ating mga kahuntahan na nanonood ngayon. And yes, Attorney Al, nag-quick holiday sa Boracay. Kaya ito po, medyo nangiti. Parang hindi naman. Masyado mag-sun-kissed. Yes, correct. Kasi in-enjoy ang araw. The sun, the sand, and the beach. Yes, kasi correct. After ni Attorney Al, eh, syempre sabi ko, hindi ako pakakabog, di ba? Kaya nag-Boracay din. Nainggit lang. Wow, that's nice to know, Judge. So, tulad ng sinabi ko last episode, what happens in Boracay stays in Boracay din ba in your case? Nako, of course not. What happens in Boracay, you share with others naman para at least alam nila or give them a feedback, no? Kung ano yung what to expect in Boracay after na, yun nga, kasi nagsara nung pandemic. So, ngayon, syempre, mas stricto na. And parang ikaw, di ba, shinare mo sa akin yung experience mo doon. So, malaking tulong yun, pati yun sa pag-QR code, no? Ganyan. At yun na nga, ang sa akin, na-enjoy namin yun, I enjoyed it with my sons and my mom. Oh, nice. Kasi last... Sama si mami pala. Yes. At na, yun, nagbumalandra din ang beauty niya roon. Kasi last na punta namin doon, ako 2018, nag-lecture ako doon. Tapos si sila naman with my dad and my brother and niece, nandun kami 2017 pa. Kaya tagal talaga na? Lahat, no? Excited kami talagang bumalik sa Boracay. So, yun. Eh, before that, nung buhay pa si husband, every year halos andun kami. Correct. So, this was your first Boracay trip na hindi siya kasama? Hindi naman. Nung 2017, kasi he died 2016. So, 2016 actually, nagpunta rin kami with the office. Tapos 2017, 2018. Ito yung first time nitong sa pandemic. Oh, yes. Correct. Kaya, na-anxious ako talaga. Anxious na, natakot ka ba? Bakit hindi ka pa mabain? Yung QR code, yes. Di ba? Sabi mo, kailangan magganto-ganto. So, binabantayan ko yun sa Mariose. Pero, nakakatawa. Maayos, no? Oo, maayos na ang Boracay. Lalo na ngayon, wala na nga lumot. Kaya, yes. Nakakatawa. So, nakaka-proud talaga. No? Oo, talaga. Oo. True. Okay. So, nga, sana ay manumbalik na nga ang sigla ng ating tourism, di ba, Judge? Correct. Remember, mga kauntahan, noong 2019, bago ang COVID-19, tourism in the Philippines contributed 12.9% of our gross domestic product or GDP. Mm-hmm. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority. True. And thanks for that information, Attorney Al. And speaking of information, mga kahuntahan, isang interesting and information-filled episode ng People's Court ang hinanda namin today para sa inyo. Well, lagi naman po. Gaya nga po na sinabi ko noong last episode, each episode is a product of love. Yes. Yeah, namin ni Attorney Al at ng buong production team, ng buong team po ng People's Court. Kaya kayo po, kung first time nyo po kaming mapapanood or napapanood, you can watch naman po our previous episodes on our YouTube channel and Facebook page. Hanapin nyo lang po ang GNN People's Court. Please like, subscribe, and share po sa iba para mas marami pa po ang matuto tungkol sa batas. And yes, don't just watch mga kauntahan. Mag-comment din kayo or mag-message sa amin privately kung may mga tanong po kayo. Mm-hmm. We try to answer your questions every episode. Kahit hindi pa po related ang mga ito sa topic ng episode. Mm-hmm. Remember, ang runtime po ng show ay almost 1 hour. Mm-hmm. Kaya may time po kami para sagutin ang mga tanong ninyo. Tama, Attorney Al. At mga kauntahan, tandaan nyo po, we would love to hear from you. In fact, sana nga maging okay na at pwede na ulit ang studio audience. Yes. When that happens, mga kauntahan, you're all invited to the show para makasalamuhan naman namin kayo in person. Yes.
para naman hindi lang camera, ilaw at mga furniture ang kausap namin dito. Joke lang. May mga kasama po kami dito. Andiyan po ang aming producer, ang pinakagwapong producer sa buong mundo, na si Butch Serrano. Ang aming mga camera operators na sina Kuya Nono and Kuya Willie. Mm-hmm. Ang aming assistant producer na si Biel at ang mga production people na nasa likod ng salamin. Oh, di ba? Correct, ito yun ni Al. Hindi tayo nag-iisa dito sa studio. Speaking of production team, may hinanda silang highlights of our previous episode on LGBTQIA+ rights with our special guest, Attorney Jesus M. Falsis III. Mm-hmm. Magbalik tanaw po tayo. Roll BTR. So, ano po ba yung mga letters dyan sa LGBTQIA+? Kumbaga, in simple terms, paano mo ipapaliwanan dyan? So, isa-isahin natin yung mga letters, hanggang, no? LGBTQIA, tapos yung plus. Ayan, sige. Go. L is for lesbian. Mm-hmm. So, a lesbian is a woman who likes fellow women. Okay. No? So, sexually, they're attracted to fellow women. Okay. And then, gay is a man who is sexually attracted to a fellow man. Mm-hmm. Ang bisexual naman, and there are bisexuals talaga. So, bisexuals are people who like or are attracted or can be attracted to either sex, mm-hmm. to man or a woman. Mm-hmm. T is for transgender, no? Ang transgender, sorry, can either be a trans man or a trans woman. Mm-hmm. Ang trans man is someone who was biologically born as a woman, okay. or medically declared to be a woman. Okay. And we can discuss that later, no? Mm-hmm. But feels and knows in his heart that he is a man. Okay. So a woman, born as a woman, but knows that he's a man. Mm. Trans man. Mm. So you transition to being a man. Okay. Trans woman naman is someone who was born a man, mm-mm. medically declared a man, who knows and believes that she is a woman. Okay. Anyway, okay. So that's transgender. It's about gender identity. Okay. LGBTQ. Q is questioning kanina sabi, but ako personally, most people call it questioning. Mm-mm. Personally, I categorize it as queer. Mm-mm. And I mean, activists would want to call it as queer, no? Kasi questioning kasi can be negative in connotation. Yeah. Mm-hmm. Na parang confused ka lang, you're correct. Just going through a phase. Yeah. True. No? But queer people know that they cannot be categorized. Mm-mm. Yung kanilang gender identity, sexual orientation, and how they express themselves mm-mm. is very fluid, mm-mm. kumbaga. Mm-mm. So mm-mm. that's queer. Yeah. Okay. Because a queer person is someone who is non-conformist okay. when it yes. comes to gender stereotypes mm-mm. or traditional mm-mm. gender roles. All right. Being a man and a woman, being masculine or feminine. Okay. Mm-hmm. So that's queer. LGBTQI. I. So we're an I is for intersex. Yeah. Intersex is a person who has non-traditional medical condition okay. from a traditional man mm-mm. and a traditional woman. And so sila, intersex sila because in terms of their hormones, hindi sila traditionally a man mm-mm. or traditionally a woman. Okay. Ang woman naman na mas madaming testosterone can also have broad shoulders. Yeah. Hindi siya yung glass R shape. Uh-oh. Magiging ano naman siya, yung V shape na lalaki. Yeah. Ganun. Yeah. But she's a woman. Yeah. And she's also comfortable as a woman. So intersection. You do not fall under a traditional man mm-hmm. or a traditional woman's body. Mm-hmm. We're talking about physiological, anatomical. You don't fall that under the traditional archetype. So that's intersex. Okay. LGBTQIA, ang A naman is asexual. Okay. And like bisexuals, totoo din mm-hmm. na may asexual. Pero may mga tao talaga who are not attracted to anyone talaga. Or it's not their priority. Parang mm-hmm. hindi din sila talaga interested in exploring their sexuality. Mm-hmm. Oo. Maybe baka hindi nga nila nakita pa yung tamang tao, but we cannot invalidate. Baka wala talaga siyang type. Tapos yung plus. That's asexual. And then plus is because we're learning more and more, science is progressing, there are more categories or more sexual orientations, gender identity and gender expression that may not be covered mm-hmm. under LGBTQIA. Mm-hmm. So that will fall under the... So, kasi, mas makulay ang buhay kung tatanggapin natin ang kapwa natin na LGBT.
Yan ang mga salita ni Attorney Jess Falsis. Indeed, thank you, Attorney Jess Falsis, for accepting our invitation and for gracing our show. Mm-hmm. Ang dami pa natin sanang napag-usapan, pero nagkulang lang talaga tayo sa oras. Tama. In fact, ang dami ko pa sanang tanong dun sa kaso niya, sa na final niya sa Supreme Court, yung Falsis versus Civil Registrar General. Tama. Well, sa haba nga naman ng kasong yun, tiyak kulang ang isang oras na talakayan. True. Landmark case kasi ang kasong yan ay sinampan ni Attorney Jess Falsis. It questioned the constitutionality of the definition of marriage under the Family Code na naglilimita sa kasalan, no, sa mga heterosexual couples lamang. It was a unanimous decision of the Supreme Court penned by Justice Marvick Leonen with concurring opinions from Justice Francis Hardeleza and former Chief Justice Diosdado Peralta. Mm. Anyway, I think we couldn't have had a better guest, no, on the topic LGBTQIA plus rights other than Attorney Jess Falsis, because especially of that landmark decision. At ang ganda ng discussion natin, Attorney Al, no? Mm-hmm. And ngayon, sa pagbabalik-tanaw, kasi nagbabalik-tanaw pa tayo, yes, anong pabaon mo from that episode, Attorney Al? Well, siguro, Judge, yung malinaw na paliwanag o explanation ng mga letra sa LGBTQIA+. Mm-hmm. And more importantly, na fluid o nag-iiba ang mga identities. Ganun pa man, we cannot invalidate any identity. Kaya nga may plus sign sa dulo. Mm-hmm. It recognizes the proposition that a person's identity or expression is worthy of respect and recognition. Eh kayo naman, Judge, anong takeaway nyo from our last episode? Actually, Attorney Al, sobrang fascinated din ako. Doon sa sinabi mo, yung pag-discuss ni Attorney Jess, nung bawat isang letra, no, yung pag-explain niya doon sa LGBTQIA+, napaka-simple kasi. Kaya nga nung time na nag-explain siya noon, fascinated ako. Tapos napansin ko nga rin dito sa studio, para ang tahimik ng lahat, yes, di ba? Nakikinig talaga sa kanya. So, I hope na yun nga ang ating mga kahuntahan, dahil nga simple ang pagpapaliwanag ni Attorney Jess, ay mas na-enlighten or naliwanagan tayo doon po sa meaning ng bawat isang letra doon sa LGBTQIA, pati na po yung plus sign. At hindi lamang po yun, ngayong alam na natin kung ano po ang ibig sabihin ng bawat isang letra na yon plus yung plus sign, ay sana po ay mas maging mindful tayo sa pagrespeto sa lahat bilang tao. Let's go beyond the gender and sex of a person and love and respect the person regardless of the sex and the gender. At hope ko talaga, Attorney Al, na sana maipasa na yung SOGI, yung Sexual Orientation, Gender, Identity, and Expression Equality Bill. Kasi it's about time, dahil yun na nga, no, parang more than 20 years na siya na pending. Correct. At hanggang ngayon, bill pa rin siya. Yes. So truly, no, I hope its time has come. Mm-mm. Anyway, thank you, Judge. Sana ay may napulot kayo aral sa episode namin about LGBTQIA+ rights. Mm-hmm. Sana ay sa pamamagitan ng episode namin, maging more tolerant and accepting tayo sa mga LGBTQIA+ community. Mm-mm. Kung may mga katanungan pa po kayo about our immediately preceding episode or kahit anumang episode namin, feel free to comment or message us in our social media accounts. Yes, and speaking of questions, may mga questions tayo or may question tayo from one of our followers na itatago na lang natin sa pangalang Virgilio. Okay. Babasahin natin ngayon ito, pero mamaya natin sasagutin sa Legally Speaking segment natin. Ang tanong niya ay ganito, Attorney Al. Dati po akong security guard at na-stroke po ako while on duty. Hindi po nila ako pinag-file ng ECC or Employees Compensation. Tapos po, binayaran po ako ng separation pay. Tama po ba na hula-hula lang po ang ibabayad? 19 years po ako in service. 35,000 pesos lang po ang binigay sa akin. May habol pa po ba ako? Yun ang tanong ni Mang Virgilio, Attorney Al. Ako, malamang napanood niya ang ating episode on You're Fired, yung episode on employee rights with the very bubbly, yes, and very youthful, yes, Dean Ada Abad. Yes. Mm-hmm. Thank you sa tanong mo, Sir Virgilio. At tulad na sinabi ni Judge, sasagutin natin yan sa Legally Speaking. Mm-hmm. So, topic reveal na muna tayo. Yes. Ang topic natin for today ay... Ay, teka, babati na muna tayo, Judge. Wow, binitin talaga, eh, no? At dahil galing ka sa Boracay, Judge, I'm sure meron kang gustong pasalamatan sa biyahe mo. Oo, meron yung mga tao doon sa pinagstayan namin, nice, sa Boracay Uptown. So, lalo na si Miss Shirlyn, siya yung nasa front desk, tapos si Mr. Randy na nag-assist sa amin pabalik hanggang airport.
At lahat na din ng staff sa Boracay Uptown, pati yung sa restaurant nila doon, yung Paraiso. Oh, kasi nice. Talagang sobrang na-enjoy namin yung stay namin doon. Plus, ang sarap ng pagkain. So, sobra talagang nabusog kami. Correct. And special hi din ako kay Feli, na talagang special person sa pamilya namin. Nagkita kami briefly nung bago kami bumalik sa Manila, doon sa Katiklan Airport. So every time na pupunta kami sa Boracay, nagkikita kami kahit sandali lang. Hi, Fels. Alam mo kung gaano kakahalaga sa amin. Ingat ka lagi at kita tayo ulit pagpunta namin sa Boracay. May ano lang ako, habol pa ako. Oh yes, okay, go. So, it's your time to shine. Oh, ganun. At babatiin ko na rin kasi birthday niya ngayon. Si ang ating napakagandang hair and makeup artist na si Rose. Yay. So, yan, Rose, happy birthday sa iyo. Happy birthday, Rose. At thank you very much for always making me beautiful every episode. Correct. At diba? Si Atty. Almas mas guwapo pa. Yan. So, happy birthday. Yes, kahit na ano, sinenyasan na tayo. Pero happy birthday, Rose. Ayan. Okay. So, thank you very much, Judge Jing, no, for those greetings. Thank you do sa lahat ng binate ni Judge. Thank you for making her and her family's vacation safe, fun, and comfortable. And happy birthday kay the wonder makeup artist, si Ate Rose. Yes. Ako naman, Judge, I just want to greet dalawang tao lang. No? My mom and dad in Zamboanga City, lagi silang nanonood. Kahit napanood na nila sa GSAT, pinapanood pa din nila sa YouTube at Facebook. Love you both. Eli Judge. Natuwa naman ako. Thank you po, Daddy and Mommy Jumrani, and hi po sa inyo. And with that, let's reveal our topic. Ang pag-uusapan po natin ngayon, mga kahuntahan, ay tungkol sa search and seizure. Anong legal basis nito? Anong mga limitasyon nito? Anong standard operating procedure o SOP sa paggawa ng search? Ilan lang yan sa mga tatalakayin natin sa pagbabalik ng People's Court. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court, and this is our Legally Speaking segment. This is again your Kuya Attorney Al, kasama ang inyong Ate Judge Jing. Thank you, Attorney Al. Now, tulad ng sinabi natin kanina, sasagutin natin ngayon ang tanong ni Mang Virgilio. Doon sa tanong mo, Mang Virgilio, kung entitled ka ba sa employee's compensation at bakit hindi ka nakakuha ng benefits nito, pakitandaan lang po that we can only provide general answers dahil hindi namin po alam pa ang buong detalye. No? So, base lang po doon sa tinanong nyo. So, I will discuss the concept of the Employees' Compensation Program. According po sa Frequently Asked Questions or FAQs ng Employees' Compensation Commission, tungkol po dito sa Employees' Compensation Program, ito po ay isang compensation package to public and private employees, kasama na rin po yung mga dependents nila, kaugnay ng tinatawag na work-related sickness, injury, or death. Ang covered po nito ay both the private sectors, private sector workers who are compulsory members of the SSS, pati na rin ang government workers natin who are compulsory members naman of the GSIS. Mm-hmm. Kaya, ang filing po ng claims ay sa SSS or GSIS, depende po kung anong worker kayo, private man or government. Now, Attorney Al, ano pang maidadagdag mo rito? Tulad ng sinabi ni Judge Jing, ang Employees Compensation or EC ay para sa work-related sickness, injury, or death. Mm-hmm. According sa EC program, ang isang sickness ay compensable if it is included or kasama ito doon sa ECC's list of occupational diseases. Mm-hmm. Samantala, ang isang injury ay considered compensable kung it took place within the period of employment at the place where the employee may reasonably be in the performance of his duties and while he is fulfilling those duties or engaged in doing something incidental thereto. Mm. Or ang panghuli, where he is engaged in the furtherance of the employer's business.
So in your case, Mang Virgilio, kailangan mapatunayan na yung stroke ninyo ay isa sa mga occupational diseases o nangyari habang nasa opisina kayo o habang ginagampanan ang trabaho nyo. Tama. Kung work-related nga po ang nangyari sa inyo, Mang Virgilio, at may mga documentation kayo, mag-file po kayo ng claim sa SSS dahil private sector worker po kayo. Ayon sa batas, meron po kayong 3 taon mula po doon sa sickness or injury nyo para po mag-file ng inyong claim. Yung natanggap nyo pong separation pay from your employer, hindi po yun waiver, no? O pagbibigay ng or pagtaliwas doon sa karapatan nyo na makatanggap ng employee's compensation. Kung napanood ninyo ang dati naming episode on termination of employees, ang separation pay po ay binibigay sa empleyado kung tatanggalin siya sa trabaho. For usually authorized causes yan. Mm-hmm. Hindi iyon sickness or injury benefit. Magkaiba po ang mga iyon. Kaya ulitin ko po, kahit nabigyan na kayo ng separation pay, po pwede pa rin po kayo mag-claim doon sa employee's compensation package or program. Ayan, Mang Virgilio, sana ay nasagot namin kahit papaano ang katanungan ninyo. Tulad ng lagi namin sinasabi, ito ay general legal information lamang. Mm-hmm. Pinapayuhan namin kayo na kumonsulta sa isang abogado para mapag-aralan ang kaso ninyo at matulungan kayo sa paglapit sa mga angkop na opisina at korte. God bless din po sa inyo. Ayan. Thank you, Attorney Al, for that. At thank you po ulit kay Mang Virgilio sa pagpapadala ng kanyang tanong at pati na rin po sa iba pa nating mga viewers at mga kahuntahan na nagpadala rin ng kanilang mga tanong. Sana po ay nakatulong din po ang pagsagot namin sa mga tanong nyo sa mga kahuntahan natin na similarly situated. Correct. Ngayon, let's talk about our topic on search and seizure, Attorney Al. Yes, thank you, Judge Jing. So ang pangunahing legal basis natin dyan ay ang Article 3, Section 2 ng ating 1987 Constitution. Mm-hmm. Ang nakasaad dito ay the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable. Mm-hmm. And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce. Mm-hmm. And panghuli, particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. So, ang purpose ng constitutional provision na ito ayon sa Supreme Court decision na Nala versus Barroso, mm-hmm. GR number 153087, August 7, 2003, mm-hmm. ay to prevent violations of private security in person and property and unlawful invasion of the sanctity of the home. Mm-hmm. By whom? By officers of the law acting under legislative or judicial sanction, mm-hmm. and to give remedy against such usurpations when attempted. Yun po ang sinabi ng Supreme Court. Ayun, tama, Attorney Al. At doon naman sa procedure, mahahanap natin ito sa ilalim ng Rule 126 ng Rules of Criminal Procedure. Kaya, dahil ang sabi ng Article 3, Section 2 ng Constitution na there shall be no search or seizure without a validly issued search warrant, dinefine naman ng Section 1 of Rule 126 ng Rules of Criminal Procedure ang isang search warrant bilang isang order in writing. Mm-hmm. At sino nag-issue nito? Inisyon ng isang judge, no? In the name of the people of the Philippines, pinirmahan ng judge at directed ito sa peace officer. At kinokomand po itong peace officer na to, usually police yan, no? To search for personal property described therein, mm-hmm. at hindi lang doon natatapos, hindi lang enough na i-search, mm-hmm. dalhin ito doon sa korte na nag-issue ng search warrant na yon. Mm-hmm. Attorney Al, ano naman ang mga requisites o mga requirements para mag-issue ng warrant of arrest? Ng search warrant. Kasi okay. Meron tayong arrest episode before. Correct, yan. Yes. So, to remain true, kumbaga, to be consistent doon sa constitutional right against unreasonable search and seizure, ayon sa Section 4, Rule 126 ng Rules of Criminal Procedure, a search warrant shall not issue, ibig sabihin, hindi mag-i-issue ng search warrant, mm-hmm. except upon probable cause. Ayan, in connection with a specific offense to be determined, ibig sabihin, aalamin personally ng judge, mm-hmm. after examination, under oath, mm-hmm. or manunumpa yung complainant at yung mga testigo niya na maipoproduce niya or mapipresenta niya sa korte. Mm-hmm. Particularly, dapat din i-describe yung place to be searched,
yung lugar na hahalughugin, mm-hmm. yung mga things to be seized or yung mga gamit o mga bagay na kukunin, saan man ito sa Pilipinas, within mm-hmm. the Philippines. Mm-hmm. So, tama ba yung judge? Probable cause. Hindi kailangan absolute certainty. Tama, Attorney Al. Ayon pa din doon sa desisyon ng Supreme Court doon sa Nala versus Barroso, yung probable cause for a valid search warrant has been defined as such facts and circumstances which would lead a reasonably discreet and prudent man. Mm-hmm. Okay, yung may nasa, ano ba yung discreet? Ibang discreet kasi yun. Oh, iba discreet yung alam natin. Ibang ano, na maniwala siya yes, na merong correct. Opensa na ginawa at na yung mga bagay na in connection dun sa opensa mm-hmm. na yon ay nandoon talaga sa lugar na dapat ay hahalughugin. No? This probable cause must be shown to be within the personal knowledge of the complainant or the witnesses he may produce. Meaning to say, nasa personal na kaalaman mm-hmm. nung complainant or nag-apply for the search warrant at mga testigo niya. Mm-hmm. At hindi base lamang sa mga haka-haka or hearsay mm-hmm. or mga narinig lamang. No? Para nakimarites lang, ganyan, yes. or nakitolits lang. In determining its existence, the examining magistrate or yung judge must make a probing and exhaustive, meaning to say talagang inaalam niya. So si judge naman yung nakikimarites at nakikitolits. Okay. Pasintabi po sa mga, ang pangalan ay Marites at Tolits. At not merely routine or pro forma, hindi yung parang naka-checklist lang, no? Hindi ganun, no? Kailangan yan per application. Talagang masusi ang pagtatanong ng judge na yan doon sa applicant and witnesses. Probable cause must be shown by the best evidence that could be obtained under the circumstances. I see. So, okay, judge. Pwede ba ito mag-role play? Ah, ganun? Okay, sige. Kunwari, practice court ito. Okay. Ikaw yung judge at ako ang justice. No, ako ang police. So, mas mataas ako sa inyo. Okay. Hindi, siyempre. Ikaw yung police. Oh, yes. Ako ang police na nag-a-apply ng search warrant sa court ninyo. Okay. Ang application ko for search warrant ay kaugnay or in connection with kaso na ipa-file namin for illegal possession of firearms mm-hmm. sa isang bodega dito sa lungsod na under sa inyong jurisdiction. Okay. Ano-ano ang mga dapat ma-establish ko bilang applicant for a search warrant para magkaroon ng probable cause at mag-i-issue ng search warrant? Okay. Siyempre, unang-una dyan, dapat nakasaad ang pangalan ng respondent, no? Mm-hmm. O nung taong isa-search. At bukod doon, kailangan yung eksaktong address ng lugar na isi-search. Hindi enough yung barangay lang, no? Or parang residence in this barangay, hindi pwede yun. Mm-hmm. Kailangan din yung eksaktong description ng mga bagay na isi-search at kukunin. Mm-hmm. Hindi pwedeng general description lang yan. At dapat din na may personal na kaalaman, no? Yung applicant at yung mga testigo ng applicant na ipepresent para doon sa application sa search warrant. So, kung ikaw yung aplikante, dapat ikaw tsaka yung mga testigo mo, meron yung personal na kaalaman na yan. Hindi pwede ang hearsay, o yun nga yung narinig nyo lang, o kesyo sinabi lang ni ganito, or nakimarites lang, no? Or nakitolits. Kung sino man yung nagsabi, dapat mag-execute ng affidavit at magpakita doon sa hearing, doon sa application for search warrant. Doon sa hypothetical problem natin, it would be best also to present a certification of lack of license to possess the firearm. Saan yung kinukuha? From the Philippine National Police Firearms and Explosives Office or the FEO. Yun. Okay, so thank you, Judge. Oh, so next step, pag nag-apply ako ng search warrant, meron ako isi-search na kapitbahay, ganyan. Alam ko ano gagawin ko. So, okay. Ayun. So, alam nyo na po, mga kauntahan, ang proseso ng pag-apply ng search warrant. Pero hindi po ito para sa lahat. Ha. Siyempre, meron lang yung mga proper officers na mag-a-apply. Pero note, mga kauntahan, hindi lahat ng search ay may search warrant. Mm-hmm. Meron din na tinatawag na warrantless search. Ito ay ang mga warrantless search incidental to lawful arrest. Mm-hmm. Pangalawa, seizure of evidence in plain view. Mm-hmm. Search of a moving vehicle. Mm-hmm. Consented warrantless search. Mm-hmm. Custom search. Stop and frisk. At ang exigent and emergency circumstances search. Mm-hmm. Sa mga uri ng search na ito, hindi na kailangan ng search warrant. Nako, parang napakarami niya. No? So, kailangan explain pa natin yan ng mas maayos mamaya. At tamang-tama dahil alam mo itong ating special guest ngayon,
remedial law expert talaga at yes. ano siya, rock star sa law students, 'di ba? Yes. Sa mga nagre-review for the bar. Kaya siya po talagang best person na magpapaliwanag later ng mga warrantless search na 'yan at yung mga problem areas naman kaugnay noon. Tama, Judge. Mas maliliwanagan pa yung mga warrantless search na 'yan mamaya. Mm-hmm. In the meantime, let's recall na doon sa third episode ng People's Court na pinamagatang body worn camera, na pag-usapan natin ang prescribed procedure for conducting a search. At yun ay ang paggamit ng body-worn camera. Mm-mm. Ang special guest natin doon ay si Judge Mervin Jovito Samadan. Yes, Attorney Al. Third episode pa lang natin yun. Parang kailan lang, no? Hi, Kuya Mervin. Anyway, tama po, no? Dun sa rules on the use of body-worn cameras in the execution of warrants, mandatory na ire-record ng mga pulis gamit ng kanilang body cams o alternative video recording device ang bawat pag-aresto at pag-search ng mga bahay, opisina at iba pang lugar na konektado sa isang kaso. Ang body camera ay portable camera, parang GoPro na kinakabit sa uniforme ng mga pulis at kaya nitong mag-record na hanggang 8 oras. Nare-record din ito ang mga lugar, kaganapan at mga boses ng mga tao. Tama. So kung hindi nyo napanood yung episode na yon nung lumabas ito noong December 2021, mapapanood nyo ito sa YouTube at Facebook page namin. Mm-mm. May library na po kami ng mga past episodes namin. Ang hindi natin natalakay sa episode na yon kasi nga medyo kinulang na tayo sa oras ay yung procedure ng pag-conduct ng actual search, no, using the body-worn cameras. And ideally, peaceful ang pag-serve ng search warrant. Magpapakilala ang pulis ang nakatira sa bahay, opisina, warehouse at sasabihin na may search warrant para examine ang lugar. Mm-hmm. However, not so ideal yung situation na may opposition o ayaw mag-cooperate yung nakatira sa lugar. Mm-hmm. Attorney Al, ano ba ang procedure? Mabilisan na lang. In case the officer is denied admittance to the place, no, to be searched. Okay. So, ayon sa Section 7, Rule 126 of the Rules of Criminal Procedure, may authority ang pulis na may hawak ng search warrant na sirain ang pinto, pader o bintana para mapasok ang lugar kung hindi siya pinayagang pumasok. Mm-mm. Parang yung madalas nating nakikita sa mga police crime movies, di ba, Judge? Nga pala. Tama nga, mahilig ka nga pala sa mga police action movies. Ayan. At tulad din po ng mga nakikita nyo sa action movies, SOP na dapat ang search po ay nasa presensya ng lawful occupant ng bahay, kwarto or premises, or kung wala man siya, at least may dalawang witnesses. Yan ang nakasaad sa Section 8, Rule 126 ng Rules of Criminal Procedure. Okay, so pagdating naman sa oras ng paggawa ng or pag-implement ng search, ayon sa Section 8, Rule 126 of the Rules of Court, ideally dapat during the daytime, mm-hmm. no? Unless yung affidavit nagsasabi doon na yung property na isi-search ay dala ng tao, no? Mm-mm. Or nandun sa place ordered to be searched, in which case it may be served at any time of the day or night. At pag natapos na yung search, Attorney Al, kailangan gumawa ng receipt of items seized yung officer conducting the search at kailangan dalhin yun sa korte na nag-issue ng search warrant. No? Ang lahat ng mga yon, pati yung receipt nga, alinsunod dun sa search warrant na yan. Yan ay ayon sa Sections 11 at 12, Rule 126 na Rules of Court. Mukhang madali lang ang procedure on paper, di ba? But is it really? Paano kung may mga legal issues tulad ng lack of probable cause in the issuance of the search warrant? Oo. Paano kung magkaiba ang address sa warrant at ang lugar na sinearch? Paano kung may mga bagay na kinuha na hindi naman kasama doon sa search warrant? Mm-mm. Paano kung may incident during the conduct of the search tulad ng physical injuries or worse, death? Ayun. Indeed, maraming issues na kaakibat ng rule on search and seizure. At yan, Attorney Al, ay sasagutin natin sa tulong ng ating special guest sa ating Amicus Curiae segment. Yan ay sa pagbabalik ng People's Court. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show.
Welcome back to People's Court or Amicus Curiae segment. Ako po ulit si former Judge Jing Uyenco Nolasco at syempre pa po, hindi makukumpleto ang ating programa kung wala ang aking favorite lawyer, o di ba? At yun ni Al Zumrani, kahit po kanina, iniinsulto niya ako. Sabi ko kasi sa kanya, para naman hindi ka nag-beach eh. Masyado kang pinaganda ng ating makeup artist. Parang sa panakulan lang po sabihin, pangit ako, ganyan. Pinaganda lang ng makeup talaga to. Hindi na kata favorite. Hindi, joke ka lang. Ah, syempre, kahit di ba ako favorite, favorite judge pa din kita, Judge Jing. No. Pero ayaw ko mag-appear sa court niyo, Judge, if ever bumalik kayo sa judiciary. May bias na ako nun. Kaya dapat agad-agad mag-i-inhibit ako. I have to observe the cold neutrality of a judge. Ah, ganun? Ikaw ba talaga mag-i-inhibit? Parang baliktad. Ikaw mag-observe ng cold neutrality and impartiality of a judge. Diba ako ang judge, diba? Ako dapat ang nag-i-inhibit. Ikaw na lang ako. Ewan ko sa'yo. Anyway, let's get to our Amicus Curiae segment natin ni Al. We are very pleased to have with us kanina, rockstar ito eh. Correct. Sa legal profession, lalo na sa mga law students and the bar reviewers. True. Walang law student, bar examinee, or lawyer na hindi nakakakilala sa kanya. Kaya Attorney Al, wag na nating patagalin pa. Can you please introduce our special guest for today? Okay, so with pleasure, Judge Jing. Our special guest graduated in 1991 at the upper third of his class at the Ateneo de Manila University School of Law. So, previous to that, of course, he was a commerce graduate, or he obtained his commerce degree from San Beda College in Manila. Mm-hmm. Okay, so one of his most prominent, of course, achievements or credentials was that from 2014 to 2017, he served as commissioner in the Legal Education Board. To this day, he still teaches in many law schools and is still publishing several law books. Wow. And he's very dedicated to legal education for several decades now, because back in 2005, he established the Jurists Bar Review Center, for which I am personally thankful. Aww. Because it is with jurists that I started bar lecturing. And Attorney Commissioner Manny, I will continue to lecture for as long as I can and for as long as I am needed. Mga kauntahan, please welcome our special guest, Commissioner Manuel Manny Rigera. Ayan. Ako, welcome po, Commissioner Manny. Thank you, Judge Jing. Thank you, Attorney Al, for having me in your show. It's a privilege and a pleasure. Yes, it is indeed, sir. That's why we're very happy. Kaya ulitin ko po, Kom. Maraming salamat po ulit sa pagtanggap niyo po sa aming imbitasyon. Talagang tuwan-tuwa po kami nung pumayag po kayo mag-guest sa show namin. At alam niyo po, no, mga kauntahan, under a different set of circumstances, I was the presiding judge of the Metropolitan Trial Court of Las Piñas. Share ko lang po mabilisan. Back in 2006, and si Commissioner Manny was appearing before me. At yun na nga, hanga ako sa kanya. Kasi, syempre, hindi ko man pwede ipakita. Kasi baka sabihin, bias. But no, kasi hindi naman ako judge. And we are under different circumstances na nga. But even back then, I thought that he was really the embodiment of an officer of the court, Commissioner Manny. Thank you, Judge. He always comes to court prepared. Alam niya yung batas, pero hindi siya mayabang. And he always shows proper respect, not only to the court, but also to the opposing counsel and to everyone. Kaya talagang parang, kung pwede lang mag-comment, no, na without being accused of bias. Correct. O kung pwede mo lang sabihin na sana lahat ng mga abogado katulad nito. Yes, diba? Pero hindi pwede. Kasi pwede. Nga, ano. So ngayon na lang. So thank you, Commissioner Manny, for being a role model nga as to how a law practitioner should appear and behave in the courts. So with that, I think puntahan na natin ang ating discussion, no? Alright, Com, kanina po nabanggit namin dun sa legally speaking segment, lalo na ni Attorney Al, yung mga iba-ibang klase ng warrantless searches and seizures. So para po sa benefit po ng ating mga kahuntahan, po pwede po ba na paliwanag po sa simpleng pamamaraan kung ano-ano po itong mga iba't ibang klase po ng searches and seizures? Yes, Judge. So meron tayong search sa checkpoints. Merong tinatawag na plain view. Merong search incidental to a valid arrest. Merong stop and freeze, merong checkpoint searches, merong airport searches, at then search of a moving vehicle, at meron ding siyempre search with the consent of the person to be searched. So siguro ang unang masasabi ko doon, pag
merong search, huwag kang mag-consent. Okay. Yun siguro ang advice ko. Kasi, of course, alam naman natin, the vast majority of our police force are upright, pero hindi natin mapagkailan na merong mga bad eggs na nagpa-plant ng evidence. So, so tingin mo, kung sa tingin mo wala namang dapat na rason na i-search ka, huwag kang papayag. So, another din na search na baka ma-encounter nila is yung search incident to a warrantless arrest. To a valid arrest. Okay. Mm-hmm. So, doon, pag ikaw ay na-validly arrested, pwede kang ma-search yung iyong body at yung premises na where you can reach for ano evidence or concealed weapons. Then, Tapos meron din yung search of moving vehicles. Ayun, baka din maka-encounter yung ating mga citizens. Tapos kasi nakasakay ka sa jeepney, nakasakay ka sa bus, magkaroon ng search doon. Tapos sa mga checkpoint, yun, pwede ka rin magkaroon ng valid search without a warrant doon sa checkpoint. Paano yun, lalo na po yun sa checkpoint, doon ako magkoconcentrate muna, Tony Al. Kasi po, lalo na ngayon, napakarami na natin yung mga COMELEC checkpoints, diba? At ang napansin po namin, lagi naman pong napipigilan or nasa search sa ganun, eh yung mga nakamotor. So, usually po, pagka nakamotor, paparahin sila, tapos pabubuksan yung whatever, yung compartment, yung mga boxes po nila doon. Yun po ba, will that fall under yung sinasabi nga na valid na warrantless search, yung gano'n na pinabuksan, tapos yun. May nakita. Dapat na non-intrusive ang search, okay, pag checkpoint lang. Kung wala namang probable cause, so... Ayun. Visual search lang. Sabi ng Supreme Court, walang intrusion sa privacy. So, yung pinabubuksan mo, kung wala ka namang probable cause, hindi valid search yun. Okay, so who will determine probable cause? Yung nasa checkpoint, yung police? Yung nasa checkpoint. If meron silang information, valid information, na a particular person is carrying deadly weapons or firearms or other contraband, pwede nilang i-search yun. Pero kailangan ng probable cause. Kung walang probable cause, bawal ang intrusive search. Kailangan visual search lang. So tingnan mo lang siya, di ba? Kasi kung halimbawa yung anong tawag niyan, swerve na driving, or halimbawa nung nakita siya, nung nakita niya yung checkpoint, biglang mag-u-turn tapos tatakbo ganyan, tapos huhulihin, tapos i-search. Pwede ba 'yon? Would that constitute probable cause, because either acting suspiciously, or kung meron ba tayong term na driving suspiciously, pwede bang probable cause yun to search the driver and the vehicle? Merong tinatawag na stop and freeze if there is suspicious activity, which would lead to a reasonable inference na sinasabi lang merong ginagawang krimen. Pero sa akin, from jurisprudence, yung pa-swerve-serve ka lang, paikot-ikot ka lang, hindi naman yung base. Most probably, it's just a traffic violation. Traffic violation, but tama. But it will not warrant Al, pero it would not warrant an intrusive search. Kasi lahat ng mga search without warrant, nirerespeto natin ang privacy ng tao. Na hindi mo, ang officer cannot do an intrusive search, yung kinakapamo talaga siya, unless meron kang probable cause. Okay, ayun. Kaya lang parang natitingnan ko kasi, pagka yun nga, babalik ako dun sa checkpoint search ko, at saka Tony Al, dahil nga ang napapansin ko, pag nadaan sa checkpoint, halos lahat ng mga motor, pinapara talaga sila, tapos pinabubuksan. And may time na napansin ko na meron talagang parang hinahalughog. Or pinapaano ng police na pinapa-expose. Yung bang ganun, it's either yung police yung mag-ahalughog or utusan yung may motor na, ipakita mo, ilabas mo yung mga gamit. Will that constitute a valid warrantless search hindi na? Usually, ang nagiging rason doon ng mga officer are search with consent. Pag tinanong ka ng officer, payag ka ba? Natitignan ko yung wired ka, that will be a valid search. Correct. Kaya ang advice ko, kung namang reason na i-search ka, huwag kang pumayag. Correct. But then, Com, the problem there is usually, pag hindi ka naman pumayag, baka hindi ka naman palulusutin. O kaya pumapayag na lang sila. So kaya pasok yun siya sa consented search. That will lead to criminal or maybe administrative liability. Correct.
Okay. Pwede rin kung merong probable cause, mm-hmm. di ba? Kunyari, mm-hmm. there is a crime has been committed and the person mm-hmm. has been identified as nakasakay sila sa ganitong motorsiklo. Mm-hmm. Ayun. So, ayun, pwede mo okay. search talaga yun. Ayun, okay. Nabanggit nyo basta rin kanina. Basta may probable cause. Kasi yun ang parang byword eh, probable mm-hmm. cause. Mm-hmm. Okay, still on probable cause, there's also another incident or process that's also based on probable cause, and that is the warrantless arrest, diba? So mm-hmm. kailangan may probable cause din yung police officer. At mm-hmm. sabi niyo po kanina, search made incidental to a valid warrantless search arrest is a is a warrantless search. So yes. paano yon? Nahuli ka halimbawa for committing, let's say, theft. Okay, mm-hmm. theft of a cell phone. Mm-hmm. Tapos okay, nahuli warrant without a warrant. May karapatan siya i-frisk, tama may po ba? May karapatan yung police officer to frisk you for okay. evidence or anything. Baka meron kang kinoconceal na deadly weapon. Oh, hindi, hindi. Bali, ano po kom? Sabi nung victim, ayun, kinuha niya yung cellphone ko, inago niya yung cellphone ko. So, hinabol ngayon yung tao. So, finifrisk siya ngayon for that phone, right? Ngayon, what if may drugs, pakete ng drugs din na nakuha sa kanya? Will that packet of drugs... can that be used against this person when in fact he was arrested for allegedly stealing a cell phone? Assuming, Professor Al, na valid yung arrest, yes. Pwedeng gamitin sa kanya yun. Kasi pero ang parang ano ko doon, kung tinuro lang ng isang tao na siya yung nagnakaw, tapos inaresto ng police officer, hindi yun yung probable cause must be based on personal knowledge. Okay. So aside from na itinuro ka ng ng yes, police, correct. Siguro merong other, kunyari may hawak ng cellphone, di ba nakita? Yes. Or tumakbo ka galing from a cellphone store. Pero yung ituro ka lang ng isang tao na yan ang kriminal, kung siya nagnakaw, hindi yun... basis for a valid warrantless arrest under Section 5B yes, of Rule 113. But assuming, sir, there is a basis for a warrant arrest, like he was actually committing it, so that's why he was arrested by a police officer who was also in the area. Mm-hmm. Pero yun na nga, in the process of frisking, meron naramdaman doon na pakete ng drugs. Uh-oh. But that was not the reason why he was arrested. Mm-hmm. It was para makuha yung phone. Mm-hmm. But then may pakete ng drugs doon. Can he also be prosecuted for drugs? Kasi contraband yun. Yes, and can that be used against him even if it was not the purpose of the original even search? It was not the subject of the arrest. The officer has the right to to freeze you, nakapain ka, for evidence or weapons or contraband. Okay. So, in connection dun sa, ito pa rin, Commissioner, yung tungkol doon sa, yun nga, sa search incident to lawful arrest. Mm-hmm. So, dapat yan, meron lawful arrest, di ba, para ka mag-search. So, dapat mauna si arrest before the search no? Correct. Hindi yung pwede na-search mo. Baliktad, di ba? Tapos naka-arrest. Yung iba binabaliktad. Correct, yes, binabaliktad. Yun na paano na yun? Punta na tayo ngayon sa remedies. Paano ngayon yun, Commissioner? Bawa, yun na nga, sinerge muna, tapos siya kayo na-resto. Anong pwedeng remedyo ng mga viewers natin? Pagka sila ay napunta sa ganung sitwasyon, na katulad niyan, i-relate ko na rin doon sa checkpoint kasi ito pang laging nangyayari rin yan na, yan, pinara si motor, lahat ng motor, correct. Tapos sinasabi nila, consented search, o pinabuksan, o may nakuha, tapos dinala sa presinto, kaya ayaw pumayag, pero sabi, hindi, buksan mo, pinilit. Mm-hmm. O yan, tapos may nakuha, dinala sa presinto, paano na yan, pwede nilang gawin, Commissioner Manny, sa ganung sitwasyon? So, dahil illegal yung arrest, merong ang pwedeng isang remedyo nila, a motion to quash on the ground of lack of probable cause. I see. Okay. Kasi a court, makaka-acquire sa'yo ng jurisdiction ang court kung lawful or valid ang arrest mo. Pero kung ang arrest mo hindi valid, motion to quash. Correct. Then, assuming na, kunyari, na-deny yun or tumuloy yung evidence, meron kang motion to suppress evidence. Okay. Na kumbaga, hindi naaabot sa trial. Kasi alam mo, pag umabot sa trial, stress pa sa'yo yun, di ba? Bakit ka pa itatry? Yung evidence naman sa'yo, inadmissible. So, even before trial, a pre-trial device, sabi nga nila, pwede ka nang mag-file ng motion to suppress the evidence. At pag na-suppress ang evidence, pwede kang mag-file na ng motion to dismiss on the ground of lack of probable cause. Correct. So, hindi ka naaabot sa trial. Assuming na umabot ka sa trial, well, pwede yung the usual, mag-o-object ka dun sa evidence when it is presented on the ground that it is inadmissible. Okay. Okay, but can you raise these grounds dun sa inquest?
Halimbawa, before the city prosecutor, yes, you can. Pwede na. Pwede, kasi okay. The inquest will check kung valid yung warrantless arrest mo. Correct. Okay. Pati yung dapat mga nga kung things, ang warrantless arrest is invalid, you should be ordered free, di ba? Ipapalaya ka. So pwede nang questionin agad. Pwede nang questionin agad. Kala ko hihintayin pa na may file na information. Hindi naman pala. So pwedeng doon pa lang din. Correct. Pwede doon pa lang din. Although ako na sa experience ko minsan the inquest prosecutor is slow to uphold that. Correct. Parang correct. Ano nila, ano na sa korte. Kasi matter of defense nga daw to be threshed out during the trial. Yan lagi ang sinasabi nila, okay, no? E paano naman kung yung bawa, ngayon nasa warrantless searches tayo, yun sa search warrant naman. Halimbawa, pinresenta ng search warrant yung tao. Anong pwedeng gawin ng taong yun pagka nakita na may search warrant siya? Ano ang practical advice na mabibigay mo sa ating mga kahuntahan kung gano'n ang sitwasyon? Kailangan alerto ka. You have to be present, di ba? You have to be a right to be present at the search. At ngayon, tignan mo na rin, di ba? Dahil meron tayong bagong requirement ng Supreme Court, kailangan naka-body cam or alternative record device yung mga magsa-search sa'yo. Pwede bang sabayan mo, meron silang body cam, nire-record nila, ikaw din mag-record for your own purpose or later you can use it also rin, to counter the evidence? Hindi bawal na ikaw ang gumamit ng in your own recording device. Paano kung hindi ka pinayagan, magsa-search sila, sabihin, maiwan ka? Kasi parang, meron ako mga instances before sa nung nasa RTC na ako. Na yun ang laging consistent testimonies ng mga accused. Pinapalabas sa kwarto. Pinapalabas sila. Tapos yun, hindi naman sila magkakakilala, pero yun ang lagi nilang defense. So pwede ba yung ganun ayaw sila hindi payagan? Pwede yun. Judge, kailangan the person must be present under Rule 126 in a search of a house, room or other premises. The occupant must be there or yung member ng family niya or in their absence two witnesses of sufficient age and discretion residing in the same. Merong actually may kasong ganun eh. Sinearch yung room, nandun sila sa baba, sa sala. Ang sabi ng Supreme Court, the search was invalid. Kaya yung evidence na nakuha, hindi magagamit sa kanya. Kasi dapat nandun siya sa room. Correct. Nung sinearch yung room. Pero kasi most of the time, ang mga nakatira doon, they're already restrained. Kasi sabi, baka daw they will tamper with the evidence or alam mo yun, itatago ko saan-saan. So paano yun? Mas karapatan nila na makita yun. Kasi may right din yung na baka naman mag-plant ng evidence. Yun, diba? Exactly. Hindi tama yung sasabihin ng police, baka pakialaman mo yung magamit dito. There is the risk that of planting. Meron kang karapatan na nandun ka, present ka sa search para also to safeguard your own liberty. Correct. Okay. Okay. So kanina nabanggit natin yung body worn cameras as a para modernization or siguro improvement of our process of search and seizure, which is admittedly ang nag-implement police. Okay. Yes. So having had discussed and seizure, maganda ba itong body worn cameras or is there still any aspect of the search and seizure process that needs improving? Sa akin, very good. Magandang-maganda tong requirement na may body-worn cameras. It's for the benefit of both the law officers and the person being searched. Para may proper documentation. Kasi yung iba, parang inaatake naman yung police officer, di ba? Nag-abuso kayo, kung proper naman. And the other hand, hindi rin natin mapapagkaila, may mga officers na abusive in implementing the search. So the body-worn camera is parang kung magsabihin natin siya, impartial tribunal. Correct. Kumbaga, it speaks 1,000 words. Correct. And a picture doesn't lie, di ba? Yes. Sabi okay. nila. Okay. Kahuntahan, kung gusto niyo pong balikan pa, actually, nagkaroon kami ng magandang episode din on body-worn cameras before, no? So, pwede niyo po yan panoorin dun sa ating sa Facebook at sa YouTube. Nandun pa po yung episode na yon with Judge Mervin Samadan. Yun nga lang, no? Ang dami pa nating gusto sanang pag-usapan, Commissioner Manny. Kaya lang, due to lack of material time, sabi nga sa korte, we have to adjourn or we have to end our episode for today. But at any rate, we learned so much today, no? Commissioner, in fact, doon sa mga problem areas, yung mga situations talaga na our kauntahans might
or could probably find themselves in. No? Mm-hmm. So, true to your reputation as a legal luminary, we have been enlightened, no, on the rules on search and seizure. Mm-hmm. Yeah. Kaya, thank you very much, Commissioner. Mm-hmm. Thank you, Professor Al. Mm-hmm. Thank you, Judge Jing, talagang for this privilege. Yes po. And but before we end, Commissioner Manny, baka po meron po kayong gustong sabihin or mga bilin sa ating mga kahuntahan. Parting words so, po. So, siguro ang aking parting words, kahit na layman ka, alamin mo ang law. Mm-hmm. So, kunyari, itong mga palabas or mga show na ito, mga mm-hmm. information na alam mo ang law, makakatulong sa'yo. Kasi mm-hmm. hindi komot layman ka, hindi mm-hmm. mo naman ibig sabihin, ay, hindi ko naiintindihan ng law, bahala na ang lawyer. Mm-hmm. Eh, lalo, kunyari, sa search, di ba? Mm-hmm. That the state is in intruding into you. So, maganda rin na may alam ka sa batas. So, parang ang kunyari, sinabi ko, kung wala namang reason sa search, huwag kang magko-consent. Ayan. Sa search. Yes. Importante yan, yung sa pagko-consent. Oh, that's very empowering, oh, no? Yes. Oh, so, oh, na meron kang karapatan na hindi ka pumayag doon sa particular search na yan. Correct. Thank you for that, Commissioner Manny. So, with that, mga kahuntahan and Commissioner Manny, we thank you very much for supporting People's Court and for joining us today. So, ako po muli ang inyong kahuntahan, Attorney Al Jumrani. Maraming salamat. Till our next episode. At ako naman po si former Judge Jing Uyenco Nolasco. Maraming salamat po ulit sa inyo, mga kahuntahan. At bago po tayo mag-end, gusto ko lang pong i-remind po kayo, no, malapit na po ang eleksyon. So, sana po sa ngayon pa lang ay nag-iisip na po tayo kung sino po ang ating mga iboboto. Pumili po tayo ng mga leaders na makakatulong po talaga sa ating bansa. Hindi po pwede sabihin natin na, eh sila lang naman yan, ako bahala na kung sino makakatulong sa akin. Huwag po yung self-interest, isipin po natin ang bansa natin. Magkaroon po tayo ng proper criteria for that. So, amen. With that, maraming salamat po ulit sa inyo. Sana po ay patuloy niyo pong subaybayan ang ating programang For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.